Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano i-configure, i-install, or i-connect ang Xiaomi repeater sa inyong mga devices. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo kung talaga bang effective ang Xiaomi repeater, nakakalakas ba ito ng internet, or worth it ba itong bilhin ngayong 2020, lalo na ngayong sobrang hina ng ating mga internet connection. So, lahat ng yun ay sasagutin natin sa video na ito. Get started after the intro. So, intro, pasok! I try to let you know you're mine. Hands on your body, I just gotta say. So, hello everyone! This is Mira at welcome kayo sa akin channel. Kung bago pa lang kayo sa akin channel, ay huwag niyong kakalimutan i-hit yung subscribe button, notification bell button para updated ka sa mga video na gagawin ko at i-upload ko. So, for today's video, I have here Xiaomi repeater at nabili ko to sa Shopee worth of 495 pesos only. Ano ba ang Xiaomi repeater? Ang Xiaomi repeater ay product ng Xiaomi from China na kung saan ang pinakang role po nito is para mas maka-access kayo ng internet connection sa iba't ibang parte ng inyong bahay. So basically, kaya po ako bumili nito dahil sa bahay po namin, hindi kami second floor pero wala na internet connection, hindi na po ako nakaka-connect sa wifi namin. Iba't ibang parte ng bahay namin, minsan nawawala yung internet connection namin. Kumbaga, makakatulong po ang Xiaomi repeater para mas ma-boost po yung internet connection sa mga parte ng bahay na dead zone. So, i-unbox na po natin ang Xiaomi repeater at kaka-deliver lang po ito ngayong araw. Kaya mainit-init pa po ito from Shopee. Okay, so ito po siya. Ito po ay China ROM, kaya yung mga nakasulat dito is mga Chinese. So, buksan na natin siya. Meron ditong manual paper, pero mga Chinese din na nakalagay dito. Sure, yun, mga Chinese. So, hindi natin siya maintindihan. Tapos, ito na yung pinakang repeater. Ganyan lang siya kaliit. Ganyan lang siya kaliit po. Bili ko lang siya na 495 pesos sa Shopee. Ilalagay ko na lang po yung sa description box. So, yan siya. Ganyan siya, mga friendship. So, ngayon, paano naman natin siya i-connect or i-configure sa device natin, sa cellphone natin? So, ganito lang kailangan nyo. So, meron lang kayo isang kailangan application. Ang tawag dito is Mi Home. So, yung Mi Home is pwede natin makuha sa Play Store. I-search lang natin yung Mi Home and then i-download na natin. O di kaya naman, sa pinakang box ng Xiaomi repeater na binili, meron sa likod kayo makikita ng code, which is pwede nyo i-scan gamit yung share it ninyo at makikita nyo i-scan sa gilid. I-scan nyo lang at madedirect na kayo sa downloading process. Since yung cellphone na ginagamit ko ngayon is Xiaomi, meron na siya talagang built-in na Mi Home. Meron na account dito sa Xiaomi. Pero para sa inyo, isa-sign out ko yung aking Xiaomi account at gagawa tayo ng panibagong account para makasabay kayo kung hindi Xiaomi phone ang ginagamit ninyo. So, let's get started. Pindutin ang sign in, create account. Mag-create ka ng account gamit ang email address mo. Gumawa ng desired password at isulat ang code. Check ang email upang i-activate ang account. Mag-sign in gamit ang password na ginawa kanina. So, ito po siya. Ilalagay natin siya sa malapit sa bintana at malapit din sa wifi natin. So, mapapansin niyo yung color orange. Hindi pa connected yung ating wifi. Pindutin ang add once na meron ka ng account. Turn on the Bluetooth, household, at hanapin ang wifi range extender. Operation confirmed, and then connect sa wifi. Put your password. Ilapit ang device sa repeater, antayin hanggang sa matapos. And then select your desired room. Wait until it's done. Let's check the wifi. Pindutin nyo ang plus me, ilagay ang password ng wifi. Then, boom! Connected na kayo. To confirm, dapat color blue na yung orange kanina. At okay na siya. Good thing na na-figure out ko, mga friendship.
Unang-una, akala ko talaga, yung repeater na to, yung sharoon ka ng access sa lahat ng banyo. Pero ano ang good news dito mga friendship na find out ko na tumaas yung internet connection ko. Hindi talaga sobrang malakas yung internet dito sa amin, sa lugar na. Pakita ko sa inyo. Ito yung before, wala pa siya nung Xiaomi repeater. At ito na yung speed test after ko nang mailagay or mai-configure yung Xiaomi repeater. So, that's very nice mga friendship. Sobrang nakakatawa po kasi worth it talaga na bumili ako ng Xiaomi repeater. Hindi lang para ma-connect ako sa lahat ng pwede ng bahay ko. Pero, dahil din lumakas ng konti, at least konti, yung internet connection natin na Globe at Home prepaid wifi. Kaya para sa akin, very recommended siya. At bago mo tapusin ang video na to, please consider subscribing kung natulungan ka kung paano i-configure out or nagkaroon ka ng idea kung dapat ka bang bumili ng Xiaomi repeater. So, if you have question, comment down below. Bye-bye!